HD3 carburetor. So again mga paps, sa modelo na ito, so pag maglilinis kayo ng carburetor, siguraduhin nyo lang na nalinis nyo maigi. So ngayon, tinagal natin yung pinakang tube, yung mixing hole nya nasa gitna. So pag masdan nyo, ang dumi yun. So ito yan, tinagal natin yan. O ito, pag masdan nyo, diba ang dumi nya? Oh, kung makikita nyo yung dumi, pag hindi nyo tinanggal to, nandyan lang yung dumi niyan. So, ayan o. Oh. Oh. Kaya pag maglilinis kayo ng HD3 na carb, ay pakitanggal nyo po itong tube, itong mixing holes na tube, para mas malinis natin siya na maayos. So, mas maganda ang magiging sirkulasyon ng hangin at gasolina niyan. Okay po. So, yan. Pag may stock yan, medyo lagyan nyo ng langis. Diba? Bago nyo. Tapos, yung mismong narito na main jet, huwag nyo ikakabit. Kukuha kayo ng ano, ganitong tornilyo sa carbon brass. Papatong nyo yan doon. And then yun ang yung ano, itatap, pupuktukin nyo doon. Kasi once na ito ikinabit nyo, minsan natatanggal naman pag ito ibinalik nyo, bumubuka o, lumalapad. So, wag lang mapapalit yung butas, siguro, di ba, wag lang madadamage yung pinakang center hole ng main jet. Malabo sa camera natin. Okay, so yan. So kuha kayo ng bolt, patong nyo dun sa ilalim, dun sa kinakabitan ng main jet. Then saka nyo itap, tandahan lang. So para mapalabas nyo. Okay, subukan nyo ng oil. Pag ayaw, pinukpok nyo rito ng konti. Tapos umultaw na rito. Ang gawin nyo, ibalik nyo ulit. Okay. So, yan sa HD3 natin. Tapos ngayon, magpapalit tayo ng, kasi nag-overflow na ito. Palit tayo ng jet bulb. So, wala available na jet bulb ng Brutus. Ay kakabit natin is yung pang NIO. Pang NIO or yung pang NSR na carburetor repair kit. NSR. Tapos ang mangyayari nito, mas mahaba kasi yun. So, mag-a-adjust tayo rito ng floater. Ayan, mag-a-adjust tayo dyan. Okay. Iwasan yung madent, gagaya nito, yung floater nyo. Okay. So, yan. Tapos, pagka gusto nyong i-upgrade ang stock carb, so, ingatan nyo lang na mapasobra ang cut. Ikakat nyo rito yan. Para pag inangat na ito, papunta dun sa itaas ng ating throttle cable. So, magiging ano yan. Basta huwag lang lalagpas itong dulo ng ating needle, jet needle. Huwag lang lalabas para pag hindi magwawild pagbalik nyo. Baka kakabalik pa rin siya ng maayos. Pero pag tinabasan nyo ito ng mga ilang mm, siyempre mas mataas pa rin maiseset yung needle bulb kahila. Okay. So, palit din kayo ng main jet. Or kung wala kayong pamalit, yung tinatawag na ano, buburikiin nyo yan, di ba? Tawag doon sa ano. Medyo palalakihin nyo yung pinakang butas niyan.
para magdagdag siya ng gasolina. Okay? Okay. So, yun lang mga paps. Session na po. Kung pag magagawa tayo ng video is nagsashoutout tayo. Opo. Doon sa ating mga nanunood. Kasi pala daw shoutout natin eh. Pasesya na po. Mingi tayo ng pasesya. Pero yun talaga ang ating mundo eh. Opo. So, yung iba pang modification. May isa pang modification yan. Kaso, nag-try ako rito. Ito, pag pinort mo ito ng konti, pag ginalaw mo yan, nawawala na yung ano yan. Nawawala yung lakas ng velocity. Yung mismong pasok ng airflow. Kasi huwag mong galawin yan. Siguro, ipapalis mo lang ng liha na pino, pero wag na wag mong tatabasa. Ang nangyari kasi niya, tinabas ko yan, hindi na siya ganun kalakas bumatang. Opo. So, stock carb, okay ito. Tatakbo rin ito ng maayos. Talagang itutono mo lang siya dun sa air and fuel. Okay? Hindi ako nagkakamali. Ano ba ito? Mga 190 ang main jet nito eh. 190 sa HD3 natin. Pero pagdating sa Brutus, 230. So yun mga paps. Pasensya na kayo. Bihira tayo makapagawa ng video. Busy tayo ngayon. Salamat sa inyong magpagsubaybay. So ito, remind ko rin kayo nito. Linisin nyo ito huwag nyong i-scratch ito ng kahit ano. Kuha kayo ng cotton buds. Tapos linisin nyo lang yan. Para mawala yung mga dumi-dumi nyo. Okay? So about naman dito sa floater. Pag mag-a-adjust kayo ng floater. May depende yan sa sitwasyon. Ayan po. Ayan po. Mas maganda niyan is kung medyo rich ang gusto nyo, edi medyo nakabay. Rich yan. Medyo lean. Itaas nyo lang yan. Itaas. Okay. So, thank you. At salamat sa pag-watch ng aking video. Thank you. Shout out sa HD3 lover natin. Thank you.